Magandang hapon mga kapatid. Alright, andito tayo ngayon sa may naki-wifi tayo. Dito sa may teacher ko noong elementary. At napakahirap dito ng signal, no mga kapatid. Di tayo makapasyado makapag login, makapag online. Dahil ang signal, no, pag malakas ang ulan dito, hindi makapag-charge yung kanilang solar na ginagamit para sa live. Kaya dalawang morning na tayo, hindi nakapag morning devotional dahil walang signal, no? Lobby ng Panginoon, nawa bukas ang umaga makapag live tayo. So andito tayo ngayon sa may signalan. Kumusta po kayo dyan? At ipapakita ko sa inyo sa mga oras na ito yung pong mga gulayan dito sa amin, no, na aking teacher. Kung makita ninyo mga kapatid, ayan, no, ayan. Yan po yung mga gulay nila rito. May pusa pang kasama. Ito po ay mga talong. Yan, no? Kung inyo makita dyan. Yan yung bunga ng kanilang mga talong. Ayan, oh. Yan, ang ganda. Mayroon pang bantay. Yung bantay nila, oh, si Miao. Ayan, no? Yan ang kanilang mga gulay dito. Makita ninyo mga kapatid. Ang ganda. Ang ganda ng gulay yan. Ito yung mga talong nila, no? Yan, may bunga na. Masarap to itorta. May itlog na kasama, no? Ayan, maraming bunga, mga kapatid. Lakihan natin, ha? Ayan. So, makita nyo, maraming bunga sa ilalim. Yan yung mga talong nila, talong. Ayan, no? So, malawak yung kanilang talungan dito. Ayan, dito lang tayo nag live dahil pag umaga walang signal. Ayun, so yan po yung mga talungan dito. Kung gusto nyo pong magkaroon ng talong, magkaroon ng gulay na talong, ba, ang dami po dito mga kapatid. Ayan, gulay na talong. Wow, ayan. Masarap po ito pagka ano ba tawag doon? Adobo, ginisa, torta, kung ano bang ibang luto sa talong mga kapatid. Ano, isang puno, maraming bunga, oh. Fresh na fresh yan, Sister Joy at Sister Nadim, no? Bawat isang puno, maraming bunga, yan, oh. Maraming bunga, mga bagong tanim pa lang po ito, pero namumunga na, no? Kung sa tao pa ito, maaga nag-asawa. Ayan, oh, marami silang tanim na tawag nito talong. Ayan, maraming talong po dito mga kapatid. Meron din naman silang ampalaya. Ayan, yung bunga ng ampalaya nakabalot sa mga tela dahil kinukutkot ng ano, ng bukbuk yata ang tawag dyan. Ayan, oh, mga kapatid. So marawak yung kanilang ampalayahan. Opo, Sister Lourdes. Fresh na fresh, talong na talong po yan, no? Ayan, so ito yung kanilang ampalayahan. Malawak po ito papunta doon. Ayan, ampalaya. So, kaya magsisimula pa lang ng bunga ng ampalaya, oh. Yan, bunga ng ampalaya, kasimula pa lang. Di pwede mag-harvest, Sister Joy, kay pagalitan tayo. Ayan, no? So, makita nyo yung mga tela na yan. Ayan, oh. Ay, ang loob po niyan ay mga ampalaya dahil ay baka kutkutin. Ano ba Tagalog sa kutkutin, ha? Ayan, no? Kinukutkut po ng ano ba tawag nito? Ayan, ampalayahan nila doon. Kinukutkut ng insekto. Ayan, sayang naman yung kanilang pag-harvest. Ayun, so papunta doon, no? Dami niyan. Mga kapatid, kumusta? Talong nga ginisa, talong nga adobo, talong nga torta. Aba! Paborito gidya. Binabati natin si Sister Jen Iohinyo. Sarap po ng talbos ng ampalaya. Ayo po. Masarap po yung kailawin ng talbos ng ampalaya. Ayan. So, dyan din po may buko. Mabawang mababa lang yung buko. Kumusta po kayo kapatid na Shanara Joy Ardina? Ayan. Kumusta po? Ang kapatid na Julie Madrilijos Roising. Ayan, sarap na sarap itong talong. Ang dami po nilang mga tanim dyan. Kung yung titingnan, no.
Ayan yung mga bunga nasa ilalim po ng dahon, nagtatago. Nahiya po kasi nalaman nilang naka-live tayo. Ayan, so kumusta po kayong lahat, no? Kumusta ang inyong mga holidays? Kayo ba ay masaya? Ayan, no? Kayo ba ay sarap sa munggo yung pastor, ang dahon ng ampalaya? Ay, opo, masarap sa munggo. No, malawak ito ang ampalayahan nila, oh. Ayan, oh, malawak yan. Ampalayahan nila. Ayan. Di ko alam kung masarap ba yung talong ihalo sa ampalaya. Ayan. So yung kanilang mga ampalayahan, mga kapatid. So kumusta po kayo, no? Green na green tayo dahil kay Sara tayo. Ay, joke lang. Ayan yung ampalayahan. Ayan, no? Ampalaya, talong. Ayan. So kumusta po kayo, no? Ay, hindi pa ako naligo dahil pagkalamig po rito sa lugar namin, eh. Malamig na malamig, mga kapatid. So, si Ate Dan ngayon nandun lang sa bahay dahil masakit ang puso niya. Dahil meron na naman siyang dalaw. Ayan, so yung mga gulayan dito, no? Doon sa farm namin sa baba, pagkadaming buko, mga kapatid, hindi maubos kahit isang buwan araw-arawin, no? Kumusta po kayo, Ate Mary Faber Tulano? Ayan, ang daming bunga ng talong, opo. Sister Jenna Bravo do Sembrana. Ayan. Maagang pagbati sa inyo. Ito nga, oh. Pagtitinan nyo ito, mga kapatid. Ayan, oh. Ayan, talong, mga langka po yan, nakabalot. Ayan, mga langka po yan. Lalaki ng bunga. No? Malulusog. Bunga po yan ng langka. E, kanila po ang binabalot para hindi sirain ng maninira. Ayun, yan ay langka. Lalaki ng bunga ng langka, mga kapatid. So, malapit lang po sa wifi yan ito. Nilalakad lang namin. Ayun. So, nakapag-live tayo ng saglit, no? Dahil di tayo nakapag-live ng dalawang umaga na. Mahirap ang signal, mga kapatid. Siguro masarap, no, mag-live, no? Joy Tayamura. Wow, nice place po, Pastor. Nakaka-motivate magtanim sa gana sa gulay. Yes po. Kasi gusto ko, Pastor, ang mga langka. Krasakita mo, salty sister na din, right? Ayan, no? Siguro masarap dito mag-live na ang iyong, ang ating background ay mga halamanan, no? Masarap magmuni-muni ng mga salita ng Diyos dito sa lugar na ito. Ayan. So, kapatid na Lord, sinugba nga talong, lagyan ng suha, asin, bumbay, ahos, at patis. Sarap kinilaw nga talong. Aba, grabe naman. Ate Marefi, ang sarap naman dyan sa lugar niya. Basta. Opo, Ate Marefi, kailang sobrang lamig naman pagka December. No, malamig at sarap lagi nakahiga. Kahapon galing kami sa farm, nanguha kami ng buko. Ayan, sa likod may buko pa rin, no? Kaya lang mataas po yan. Nanguha kami ng buko. Ako, ang daming buko. Nakakasawa pagmasdan. Tatlong piraso lang yung naubos ko, no? Wenzel Alcantara, ayan, kumusta po kayo dyan, mga kapatid, no? Talagang alam nyo, nakakamiss mag-live sa gabi-gabi ng ating program sa Gospel Music Ministry, no? At di ko alam kung makakabalik ka agad kami ng second week ng January. Si Ate Dan kasi may dalaw, after daw niyan ay magpapahilot siya. Paalaga muna saglit. At lobi nawa ng Panginoon ay mabuo na yung aming first baby. No, na talagang inaasam-asam na ni Ate Dan. Kaya kumain siya ng maraming talong dito. Daming talong dito, mga kapatid. Oh. Yan. Daming talong. No? Talong, ampalaya. Ayan, so sa inyo ba daw? Sa kapitbahay lang po namin. Mga dalawang araw ng ulam nami, ampalaya, no? Dahil maraming ampalaya rito, mga kapatid, at maraming talong sa amin. Naka-green ka rin, Pastor, baka mapagkamalan kang talong. Hindi naman, no? At regards po, no? Sabi ni Ate Dan sa inyo, regards, mga kapatid. Kamis mag-live sana bukas ay ano, tawag dito. Makapag-live tayo sa umaga. Papakita ko sa inyo ang sitwasyon, mga kapatid, dito. Isa lang po sa kapitbahay namin ang may wifi. At nagbabayad lang kami ng 10 piso, ay 2 oras yata o 3. And then makapag-live na. Kaya lang, hindi ako makapag-live dito paggabi dahil tambak po ang tao dito, mga kapatid. Pakita ko sa inyo, ha. Yung daanan natin. Yung ating. Ito. Pakita ko sa inyo, ha. Ayan. So, makita ninyo, mga kapatid.
Ayan, so makita nyo maraming tao, no? Yan po si Ate Faye, sila po may-ari dito. Ayan, so ito yung lugar dito mga kapatid na magla-live tayo. Ayan, so kita nyo may mga tao. Ayan, ito po yung lugar, maraming nakatambay, nagwa-wifi po yan sila. Ayan, so dito ako nakaupo pag nagla-live ako. Diyan yung laptop, yung camera dito, pag may tripod. Ayan, no? So, tinakpan siya dahil malamig, no? Malamig. Mga gwapo yan yung mga nandiyan, no? At mga ganda. So, maraming tao dito pag gabi. So, umaga lang talaga ang may time tayo, mga kapatid, na makapag-live, no? Tapos, ayan po, nagpagawa ng bahay. Yung may-ari po nito ay teacher ko nung ako'y grade 4 and grade 3 and grade 4. Si Sir Edmond, no? So yan po ang kalagayan dito mga kapatid. So walang ano tayo. Wala tayong signal sa tawag nito. Sa SIM card, no, sa data. So sa ano lang tayo, sa Wi-Fi. 10 piso ay 4 hours pala, 4 hours. 5 piso ay 2 hours mga kapatid. Kumusta po kayo kapatid na Elena De Los Reyes, no? Nagbakasyon pala kayo ni Ate diyan. Magiging healthy kayo diyan at mga vegetarian. Yes, Sister Lourdes, healthy kami dahil ang manok na kinakain namin dito ay native. And of course, ang kapatid na Caleb, nasa na ba 'yon? Ah, nawala na. Caleb Bongat, no? Sabi niya, magandang araw, Pastor. Naguli kagali da sa aton lugar. Yes po. Ito po ang mga pamangking ko. Ayan, si Pogi. Lika pa nga. Ayan, si Pogi po ang ang palayaw niya. Ayan. Yan yung pamangking ko, anak ng bunso namin, kapatid. Tingga dito. Kasama ng kwarta. Ayan. Yan ang panganay na apo ni Mama. Ayan, anak na ikalawa namin na namatay. At nagbakasyon dito sa amin. Yan si Pangga Cheche. Yan naman si Pogi Matmat. Oh, kaway ka Matmat. Hi. Hello. Nahiya, ha? Kisa magbakal. Kisa magbakal. Ako? Asa, mamaya na lang. Pagunta na ako doon. Ayan mga kapatid, no? At Marlon Kahutay sa Masbate. Yes po, Masbate po. At nandito ako sa Masbate. Elena De Los Reyes, mabuti po, Pastor. Sa awa ng Diyos. Thank you. Ayun. Ang mura, 5 pesos is 2 hours. Ang galing naman. Yes po, 2 hours is 5 pesos. Then, ang 10 pesos ay 4 hours. Kaya, pasawa yung mga kabataan dito, no? Mga minamahal na mga kapatid. Mga cute, tumakbo. Nahiya, no? Hindi sanay sa camera. Ayan, so, ako ipabalik na sa amin. At nagutom na rin sa atidan. Ay, pag nawala itong ating live, ibig sabihin, wala ng internet mga kapatid, no? Ganun lang. Kasimple ang buhay dito sa probinsya. Maaga natutulog ang mga tao rito. Kaya pala maraming nabubuong bata dito. Maraming bata ang nabubuo rito mga kapatid. Dahil maaga natutulog. Maaga din naman nagigising mga kapatid, no? Andiyan po si Gerald Tomas. Pero mas masaya naman dyan, Pastor, kay sama-sama sa wifi. Ah, oo. At sama-sama din naglo-loading pag sama-samang ano, Ayan, of course, kalimugat, taga-Aroroy kami, Sir, dito ako nakatira sa Calamba, Laguna. Ah, okay, Aroroy, kami naman po sa Katayngan. Ayan. Sheila De Manarig, hey, Pastor, ingat po and enjoy with your wife and family. Opo, at salamat, Sister Sheila. Of course, may bagyo yata dito sa amin, Pastor. Masama ang panahon dito ngayon. Okay, sama natin sa prayer, no? Dito din, parang binabagyo paggabi. Binabayo ng hangin at ng ulan. Eh, sabi ko, parang hindi naman masyadong malas, no? Eh, bukas ang pagdating namin, lakas ng ulan, mga kapatid. At nahirapan kami sa kalisod. Eh, motor lang kasi ang sakayan dito. Elena De Los Reyes, babati po dyan kay Uncle Freddy Bolivar o sa Milagros, Basbate. Ayan, binabati po natin, no? Kapatid na Bolivar. At nakakaingit ng ang lugar niyo, Pastor. Mas masaya. Opo, Ate Marife. Masaya. At sinubukan namin magbakasyon para may pahilot namin. May pahilot ko si Ate Dan sa akin. Tiyahi na nagpapaanak. Sana makabuo na ng baby.
Marlon Kahutay, pasopasalan mo mga kamag-anak ko dyan sa Impapanan Church, Uzon. Ang alam ko, ang lugar sa Uzon ay, ang church ay nasa Buena Vista yata, no? Tabi ng kalsada. Nakikita yan pag dumadaan tayo from Masbate to Katayngan and Katayngan to Masbate. Yan ay parang crossing yata yan ng papuntang Kawayan, no? So, I hope mamimit ko sila. Pagdating namin dito mga kapatid, maraming mga chats and texts ang na-receive ko from different churches, no? At ini-invite ako na mag-speaker this coming Sabbath. At ako'y naguguluhan kung mag-response ba ako dahil limang churches ang nag-invite sa akin na mag-speaker at the same Sabbath, no? At one Sabbath. So mahirap mga kapatid dahil hindi pwede mapagbigyan. Unang-una, walang masakyan dahil motor lang sakyan dito. Mas maganda naman sa masama. First Sabbath namin this coming Sabbath with my family na sumamba na sila yung mga Adventist na, no, mga kapatid. Kaya, praise the Lord, no? Doon sa mga bago nating mga viewers, ayan po ay Talong at Ampalaya. Ayan. Nakita niyo po yan? Talong at Ampalaya. So, dito sa Talong at Ampalaya, marami na pong bunga. At ang Ampalaya, mahahaba ang bunga, mga kapatid, no? Parang mga hybrid. Alright, sige Pastor, kapag may baby na po, ninang po ako. Ah, sure, Ate Marefi. Of course, si M.M. Pompon, ang pamangkin ko. Wow, oo, nandito kami palangga sa tawag nito, Masbate, no? Nagbakasyon. Journalin Avila Campo, watching from Kasabangan, PUV Corpus, Masbate. Uy, mayong hapon Diaz, Kasabangan, dugay-dugay nakuha ka ngara. Dati layman ako dyan, no, that was 2011, no? No, ako ay layman dyan sa PUV Corpus, Kasabangan, no? Regards ko diha sa mga Francisco, mga Hilba, Pilido na, Lipasana, at iba pa, no? Ay, naglayman po ako dyan. Okay, Pastor, matagal ka na rin hinihintay nila, kaya pagkakataon na makapagbigay mensahe ka dyan. Oo, nung last May, ay nag-visit ako sa Tanawan. Parang unit meeting, pagkadaghan ng tao, no? Ang daming tao. At they were so blessed, no, sa ating ministry with my singing group. Ngayon lang kasi kabilang ni Ate Dan, although hindi man kami naubusan ng awit, maraming awit si Ate Dan, kaya lang yung sasakyan mga kapatid, malalayo ang church dito, eh di naman pwedeng lakarin. Pag tamang-tama, pag nilakad mo, pagdating doon, eh tapos ng divine worship, punong-puno ka pa ng pawis. Ganda ng mga halaman ni Lola. Tataba. Opo. At maraming halaman dito. At mga gulayan. Juway, ingat-ingat po kayo basura natin. And God bless to all po. Ayan. Salamat, Sister Juway. No, mga kapatid. No, kaya kung yung titingnan, ayan po yung mga halaman. Ayan, no. Silipin nyo na lang yung bunga sa ilalim. Ayan. Ayan, nasa ilalim ng mga dahon ang bunga. Ayan, nasa ilalim ng dahon. Ayan, no. Sa ilalim ng dahon ang bunga. Ayan. So, sa Ampalayahan naman, ayan, ay nandyan po sa mga gilid-gilid ang dahon. Ayun. Ah, kapatid na Bernie Kalunod pala, itong si October 20. Mabuti naman kapatid na Bernie, ay inayos mo na yung apelyido mo at pangalan. Ayan. So, yan po mga kapatid, no? Yung may mga tela dyan, mga bunga ng Ampalaya para hindi makatakas. At ito naman ay niyog, napakababa ng niyog mga kapatid, no? Aba, lita natin ng konti. Ayan, no? May buko pa. Ayan. Oh, mababa lang po 'yan, no? Mga dalawang tikangkang lang di ay, no? Ayan. So, may buko. Ayan, mga kapatid. Masarap po mamuhay sa probinsya, no? At Sister Grace Takagi, ayan, kumusta kayo Ate Grace? Kapatid na Rosita Sindol, wow, daming tanim, opo. Elena de los Rios, wow, ganda ng mga talong, magugulay ka po kayo. Po kayo palagi, opo. Araw-araw gulay ang pagkain namin, may kalabasa. Doon po sa farm namin, maraming kalabasa mga kapatid. Kaya naninilaw po yung pagkain namin. Kalabasa, ampalaya, may sitaw, yun, may talong din. And then, yun, isda, no? Maraming isda dito mga kapatid. Maya-maya may isda rito tinitinda. At very fresh, kaya pwedeng magkilawin, mag-inihaw, pwede rin mag-tinula, prito, paksiw, at iba pa, no? Sa probinsya kasi hindi ka magugutom. Kahit wala kang pera, pwede kang magtanim ng gulay, ng mga pagkain, ng mais,
palay, mga kamote, kamuting kahoy, at iba pa. Hindi ka magugutom, unlike sa nasa city ka, nasa Manila. Aba, lahat po bilihin, pati tubig dito, mag-iigib ka lang, eh meron na, no, mga kapatid. So, napaka-blessed ng mga nasa probinsya, napakasarap mamuhay. Fresh air, no, mga kapatid. Fresh ang isipan mo, wala ka masyadong isipin. Fresh ang iyong nalalanghap na hangin. At of course, malawak ang iyong matatanaw, mga kapatid, malawak yung lugar dito. Ayan, salamat po, no. At kumusta po kayong lahat? Nawa kayo inaatan ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon kayo pagpalain.